Pinagkakayasahan niyo ko dito. Makaalis na nga lang. Oy, paray, wasa ka! Kasama natin, pero Muslim na! Nag-Muslim? Oo, oh, nag-Muslim kasama ng muklo nung nakaraan. Sigurado ka? Oo! Oh, nag-Muslim na! Sure? Nasa oh. Labas? Nasaan? Nasa labas. Tawagin mo, pasukin mo dito. Sigurado, sigurado, binigyan ng pera yun. Sigurado yun. Oo, sigurado. Andiyan na, andiyan na. Nasa labas. Andiyan na, nasa labas. Papasok. Papasokin mo. Oh, ayan ang muklo. Kasama yata si Pre Marlon ah. Pre Marlon! Halika nga rito! Halika! Ba't nagkaganyan ka na? Ano nangyari sa'yo? Alam mo ba, pag nag-Muslim ka, binibinta mo ng kalula mo sa imperno? Hindi Brad, sinubukan ko lang maging Muslim. Weh! Hindi! Ang alam ko, pag nag-Muslim ka, bayad ka! Magkano bayad sa... Hindi Brad, walang katotohanan yung bayad-bayad na yan. Sinubukan lang maging Muslim. Kami lulukuhin mo? Kami lulukuhin mo? Bayad ka! Bayad ka! Sigurado yan. Sigurado, binayaran ka. Bayad ka. Magkano bayad? Magkano bayad? Wala nga. Magkano bigay? Sabi nang wala. Magyabang. Gusto ko lang maging Muslim. Magkano magbigay? Magkano bigay? Magkano ka na? Yung muklo na yun, nakuha tuloy yung isa sa atin. Kaya nga eh, pahamak ang muklo na yun. Mali kayo. Ako mismo, kusang lumapit sa kanya para alamin kung ano ang Islam. Sa muklo na yan? Hindi. Makinig muna kayo. Nung nakaraan kasi, nakita ko sa kanyang pagmumuka, relax na relax. Isamantalang tayo, iniinsulto natin siya. Pinagtawanan. Ngayon, Muslim ka na? Ngayon, Muslim ka na? Muslim na ako, pero kailangan ko pa mag-aral ng Islam para mapatunayan ko sa sarili ko na ang Islam ay ang tunay na reliyon. Muslim ka na? Muslim ka oo. Na? Ibig sabihin yung kalalo ba mag... Binita mo na kay Satanas. Binita mo na kay si Taning. Oo nga eh. Hindi naman. Hindi porket nag-Muslim tayo, yung kaluluwa natin, binita na natin kay Taning. Siguro ang nagbibinta ng kaluluwa sa impyerno. Yeah. Hindi kami. Eh, ikaw nga tong bayad eh. Ikaw nga tong binita mo yung kaluluwa mo sa impyerno eh. Hindi naman yung kusa sa loob mo yung pagmumuslim mo eh. Bayad ka. Binayaran ka eh. Dahil sa pira, kaya ka nag-Muslim. Hindi Brad. Yung discussion natin, pag ipagpatuloy natin, ay wala tayong mapupunta nandito. Mag-away pa tayo dito. Papuntahin ko yung ustad ko dito. Ah, para siya magpapaliwanag sa atin. Ayun, yung muklo! Hindi! Yung ustad, ibig sabihin yung guro. Ayun, isang muklo! May malawak na nakaalaman sa Islam. Ayun, isang muklo! Hindi. Yung guro, papuntahin ko dito para magpaliwanag sa atin para doon ninyo malalaman. Ah, yung kasama mo na muklo! Hindi nga. Sige! Papuntahin mo dito! Titingnan ko lang kung uubra sa amin yan. Nako! Hindi uubra sa amin yan. Tawagan ko. Yung mga sinungaling. Available. Bukas! Dito na pala kami kasama ko si Ustad. Bumalik ang muklo! Bumalik ang muklo! May papaliwanag sa kanila. Para malilinuhan sila, maliwanagan. Lasinga pa yata muklo eh. Lasinga pa yata eh. Mahirap yung puro wakahaka lang. Para at least nandito si Ustad, magpapaliwanag sa kanila. Para Ustad, bahala ka na sa kanilang pagbawal. Ustad, Ustad. Assalamualaikum. Salam. Ang mga bagoy mo. Ito yung mga ka-ano natin, mga kaibigan natin. Kapostalos po. Ito. Kapostalos po. Kuha lang ako po. Akala, kumusta ka, Brad? Okay naman, buhay pa. Makasya na. Ikaw, Brad, taga sa ato, Brad? Okay, taga Malbar, Batangas.
Ikaw pala, saan ka saan, Brad? Taga, ano, Brad? Taga Negros, Bacol. Ay, Negros pala! Bisaya, Bisaya lang ko, Brad. Nilonggoy, so, bro, ay, bro, yung ating mga, ano, mga, makakain, nandiyan ba? Ay, ito pala, nakanda na. Na... Ayan, kanina ko pa hinihintay yan. Kanina ko pa hinihintay. Pwesta, ano, pwesta. Gusto ko lagi yung pagkain eh. Parang maliit pa na natin. Dalawin mo na. Yan. Swapang mo naman. Ah, Brad, napunta ko dito kasi ayon dun sa aking mga brother eh inibitan lang ko nila para pumunta dito upang sagutin yata yung katanungan. Mayroon na kayong katanungan, pahinggil sa Islam. Eh, ayan naman namin na ibinta kaluluwa namin ka sa Inferno. Kagaya nung kasama namin nung nakaraan, na kasama ni Muklo. Actually, Brad, ay hindi po yung sinasabing binibinta yung, pag ikaw nag-Muslim ka, binibinta yung, ano, yung kaluluwa sa Inferno. Actually niyan, wala tayong basihan na pag ikaw nag-Muslim ay ma-Inferno ka na. Kung tayo ay hindi natin inalam kung ano ang katotohanan na katuruan at higit sa lahat, hindi natin tinuklas kung sino ang ating tagabaglikha, ay sigurado doon ay tayo sa impino tayo pupulutin. Kilala naman namin ang tagabaglikha namin. Marami brad na nagsabi na kilala natin ang ating tagabaglikha. Ngayon, kung tatanungin mo sila kung sino yung sinasabi mong inyong tagabaglikha, ay siguro malalaman natin ito kung ano ba talaga yung ano yung katulong na sinasabi ninyo, kinikilala ninyong tagapaglikha. Sino ba siya? Jesus Christ. Jesus Christ, tagapaglikha namin, tagatubos ang kasalanan. Tagatubos ang kasalanan. Namatay siya sa cross upang tagatubos ang kasalanan namin. Oh. Yeah, masyala. So, ganun ni Brad, bilang ako'y kasar dati, yun din aking pinaniwalaan. Si Jesus Christ na siya daw po ay tagapagtubos ng mga kasalanan. Kung ating pong pag-aaral ng kapatid ay speaking of tubos, ha? Ibig sabihin, nabura ang iyong kasalanan kasi tinubos na. Like example, halimbawa, kung ikay magsangla sa sanglaan, no? Magsangla ka sa sanglaan ng iyong kwintas, pag iyong tutubusin, may natira mo ba sa kanila? Wala na, di ba? Maliban sa resibo, yung tubos. Ibig sabihin, pag tinubos ni Kristo ang iyong kasalanan, malinis na kayo, wala kayong pagkasala, brad. Masyala. Wala na. Pero ang lahat ng brad ay hindi tayo magkaroon ng katibayan na tayo tinubos ka ni Kristo. Ngayon, kung totoong tinubos na ni Kristo ang kasalanan ng at ng mga kasinuhan, bakit pa kayo pupunta sa mga simbahan at nagdadasal? Paano nyo masasabi? Eh, Quran nyo yan. Iba yung libro namin. Huwag po tayo pupunta sa Quran. Iiwanan ko pa ang Quran para maliwanagan tayo. Huwag tayo pupunta sa Quran. Ang ating dito, pag-usapan, yung kalagayan natin. Kaya kami pupunta sa simbahan dahil naniniwala kami na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Nag-iisang anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos. Kaya kami nagdadasal. Kung ano, kung isipin natin, yung kasalanan natin, tinubos na ni Jesus Christ. Ibig sabihin, nasa kanya lahat yung mga kasalanan natin. Ano masasabi mo dun, pare, sa sinabi ko na yun? Kaya nga pinadala nga dito si Jesus Christ upang tumubos ang kasalanan natin dahil siya ang bugtong anak. Siya yung manluluwas. Siya yung tagapagligtas. Brad. Sige, Brad. Ipagparagay natin na si Kristo ay manluluwas. Okay? Pagka mayroong hindi mo natin, Brad, tanongin mo ako. Baka, Brad, pwede mo nang, ano yun, Brad, kasi para minta din mo aking pinapaliwanag, itikip ko, baka pwede iupong muna yung sipon mo muna. Pwede po ba? Yeah, pwede naman magpaliwanag habang nanunuta ko ng cellphone na, nakikinig naman ako eh. So kung tama, isipagpalagay natin na si Kristo pinadala para iligtas ang kasalanan. Sabi ni Brother, naunawaan niya, na kung si Kristo nga naman daw tinubos ang kasalanan natin, ay nasa kay Kristo ang kasalanan niya. So si Kristo ngayon, ang hawak ang naging kinangin ng mga kasalanan niyo. Siya may hawak na ngayon. Siya may kasalanan marami. So, sino mapunta sa Kino? Si Kristo mapunta sa Kino. Kaya nga pinadala siya dito eh. Para magtubos ng kasalanan eh. Kaya nga. So, ngayon, kung gano'n ating isipin, kung ating papaniwalaan, Brad, na si Kristo pinadala sa lupa, ha? Si Kristo, nagsabi si Kristo sa kanyang ebanghelyo, makinig ka, brother, ha? Na sabi niya sa kanyang ebanghelyo, ha?
siya po'y ipinadala lamang sa mga tupang ng iligaw sa bayan ng Israel. Ikaw ba, Barel? Ikaw Israel ka ba? Pilipino ako. Di si Jesus Christ doon lang yung si Israel pinadala. Pilipino. Taga saan po kayo? Siya, taga saan po kayo, brother? Taga ano? Taga Visayas ako, Negros. O, ibig sabihin, kung ating bye-bye yung si Rebel Cristo, siya ay ipinadala sa Israel, ay malayo po. Mayong mayar malayong Israel ang Pilipinas. Ha? Malayong Pilipinas. Pare, tama. Isang banda, tama si bro Muslim. Kasi, kung si Jesus Christ nga ay pinadala lamang sa Israel, sa mga tupang ng aligaw, sa mga tuwid, napakalayo na ng Pilipinas dahil sinabi na si Jesus Christ sa Israel lang, sa mga tupang ng aligaw. Ano masasabi mo dun, bro? Hindi, pinagkakayasahan niyo ko dito. Makaalis na nga lang. Oy, pare, kasi ka? Brad, sa tingin ko ay parang may kaya tanaliwanagan. Ayon ba sa aking mga ipinilaw na kanina, tumusok ba sa iyong isipan, yung aking mga sinabi? Isang banda bro, aminin ko sarili ko na nagdadalawang isip ako. Kasi yung mga pamilya ko sa Pilipinas, unang-una sila yung makakalaban ko. Simple yan brad, alam ko na ang ibig sabihin mo. Kaya itong gawin muna. Kung ikay may binabalak na ngayon na magandang Muslim ka, pag Muslim ka ngayon, huwag mo ipaalam muna sa mga ano, sa mga pamilya mo kasi bago pag binala mo sa kanya, halimbawa nag-Muslim ka ngayon, Muslim ka. Pag binala mo sa kanila, ay talagang brad, papagayin ng mga magalit sa yon. Kasi walang alam, hindi alam nila kung anong katuloy Islam. Ikaw ngayon, nakinikisaki sa akin papaliwanag, na yung unawaan mo, ay siyempre, ikaw talagang makapag-design yan kasi na mag-Muslim ka. Ngayon, pag nag-Muslim ka, hayaan mo Muslim muna. Pag nag-Muslim ka, mayroon kayo pag-aaral, mag-aaral ka muna. Pag marami ka ng kalaman, brad, saka mo sila bunta ngayon. Ipaliwanag mo sa kanila. Isir mo naman sa kanila yung Islam. Kuha, brad? Kuha? Handa mo bang tanggapin ang liyo ng ni ano, Muhammad, ang Islam? Ilipon muna yung pag pinag-iisipan ko eh. Kasi... Ano ba, brad, yung mga... Balakid na marami pa akong nakikita na hindi kaya-kaya sa mga Muslim, kamusliman ngayon eh. Katulad niyang pagpapasabog. Brad, okay, gito brad. Ano mo brad, gito yung brad. Ako man brad, kung ako ay kung ibinasi ko lang sa gawa ng tao, no? Sa gawa ng mga Musliman, abay... Kung sila tinignan ko, hindi ako mag-Muslim brad kasi masama ang ginagawa nila. Pero ang aking tinignan, yung aral ng Islam. Kasi bakit? Sa Islam brad, no? Itinuro kung sino ang dapat sambahin. Ha? Itinuro na sumamba lamang sa naligis ng Diyos. Paniwalaan ang lahat ng mga pagibagay, higit sa lahat, paniwalaan ng mga revelasyon at mga propeta. At sundin ang lahat ng kautusan ng dakilang tagapaglikha. Yung kautusan! Nang dakilang taga-publika ang dapat sundin. Kasi sa amin, ang pinamulatan talaga namin ay pag nasabing mga Muslim ay taliwas ang kanilang ginagawa sa, kumbaga, sa katuruan ng kanilang Quran. Sa mga tuwid, kung... Gito ba yung brad, no? Ikat ko muna. Kasi brad, pag binabagit mo ang Quran brad, huwag ka mo nang magbagit ang Quran kasi nag-aaral pa tayo eh. Ngayon, pag sa Quran tayo ngayon magano, hindi mo maintindihan. So ngayon, pag nag-Muslim ka na, alhamdulillah, ay may pagtuturo naman at marunong ka na magbasa ng Quran, ikaw na mismo ang magtumuklas kung ano ang Islam at ang Muslim. Mali-mali ba sir? Isang banda, nagtatak yung kanina, na si Jesus Christ ay sinugo lamang sa mga tupang ng aligaw. Masyala. Alalaong bagay yung bayan ng Israel at hindi sa Pilipinas. Yun nga pala, di ba? Doon ko na pagtanto na may kumurot sa puso ko na para bang may nagtutulak sa akin na yakapin ko ang Islam, pananampalatayang Islam. Masyala. Ngayon, ay nag-decide ako na dahil nakita ko yung sa pagpapaliwanag nyo, simula nung dati, yung isang kasama namin na ngayon ay nag-Muslim, nagabayan siguro,
Ito si brother, Ito, ito. Kasama namin. Si Marlon, Marlon. Ayun ay si... Anong pangalan ko? Marlon. Brasid. Brasid. Masala. Ay napagtanto ko sa sarili ko na... Ba't hindi ko subukang yakapin ang Islam at pag-aralan din ito? Masala, masala. Masala, Brad. Takbir, alhamdulillah. So, Brad, nakahanda ka na, Brad, na ikay sumaksi na walang ibang Diyos dapat sabay malibig ala. Sige, bro. Kung yun ang makakapag-bigay sa akin ng katahimikan sa mga iniisip ko, ng mga tanong, insala, masagot ko yung mga, sabi nyo nga, masagot ko yung mga tanong ko na hindi ko nasasagot. Masyala. Okay, Brad, abre isa. Ma'am. Ito na, oh. Ay, yung isa namang kasama na yun yung daddy mo, dahil ito, gusto mo isang sumaksi ngayon, natada niya tagabi ng Islam. Masyala, masyala. Pwede ako magsalita. Masyala. So, ano, Brad, ito, pagkata pa, kaya yung sumaksi, Brad? Pwede ba magsalita ng konti? Ha? Hindi, nakakawaan mo. Nakakawaan tayo. Alhamdulillah, kaibigan na, pangalan mo? Trader Roots. Na taga Batangas. Pag Trader Roots eh. Tayo tao, kapag pairali natin ang bukso ng ating damdamin, talagang ganun din ang maramdaman natin. Dahil ito yung kinagisna natin. Kristiano. Kristiano, bilang isang Kristiano, lahat tayo, napapaligiran tayo ng mga Kristiano o Muslim. Talagang, masasabi natin napakasama ang mga Muslim. Dahil, una-una sa mga nakikita natin na gawain ng tao, dahil tayo ay tao ay hindi kayo perfecto, no? Ang Islam ay perfect, ang Muslim ay tao lamang. So, Brad, ay, bro, si brother, ano pa Brad? Ready? Ready. Ay, handa na siyang sumaksi. So, nakanda ka na, Brad? Nakanda na. Walang atrasan? Wala. Walang pumilit? Kung wala, kung ito yung makakapagbigay kaalaman sa akin, makakadagdag ng kaalaman, bakit hindi ko subukan niya kapit? Masarap. Hindi ka pinilit, Brad, ha? Hindi ka pinilit. Kusang loob, ha? Kusang loob. Sa isang Brad, walang pilitan. Kusang loob. Okay, Brad, itas mo yung kanan na ituro mo. So, sumunod sa akin, Arabic muna, no? Okay. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah wa ashhadu anna Isa ibnu Maryam wa rasulu Abdullah. Masira tatagalog para maajad mo. Sa araw na ito ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos. Na dapat sambahin? Na dapat sambahin. Maliban. Kay Allah. Ako'y sumasaksi rin. Na si Muhammad. Sugo. Propeta. Alipin. Ni Allah. At ako'y sumasaksi rin. Na si Jesus. Hindi Diyos. Anak ni Maria. Alipin. At sugo. Ni Allah. Masya takbir. Allahu Akbar. Salamat.